Marami po tayong mga katropa dito sa DMA na bukod sa mayroon silang kotse, ay mayroon din silang motor. Kaya maraming beses na rin pong natatanong sa akin na pwede daw bang gamitin or ipangdagdag yung langis ng motor para sa makina ng kotse nila. Or kumisa naman, kabaliktaran yung tanong, pwede daw bang gamitin yung car engine oil para sa motor nila. So yan po ang pagkukwentuhan natin ngayon. Ako po si Kuya Mikmik. Welcome or welcome back sa DMA. So guys, as usual, konting disclaimer uli. Ito pong pagkukwentuhan natin ay isi-share ko yung nalalaman ko. Pero bukod po doon ay nag-research din ako sa multiple sources sa internet. Tapos guys, ito pong kwentuhan natin ay hindi natin ipipilit dun sa may mga nakasanayan ng gamitin na langis. Kaya wala po sanang ma-offend kung hindi magtutugma itong research natin sa nakasanayan nyo na. Sa unang tingin guys, ay parang parehas lang naman ang engine oil para sa motor at saka para sa kotse. Pero guys, meron pong pagkakaiba yan. At specific po ang design nila kung saan sila dapat gamitin. Although pag gumamit ka ng motorcycle oil para sa iyong kotse, ay hindi naman kagad masisibak yung makina mo. Hindi po ito advisable. Kasi guys, maiiba po ang performance ng makina at magiging mababa po ang fuel efficiency nito kapag motorcycle oil ang gagamitin nyo. Alam nyo kasi guys, kung baga sa tao, ito pong langis ay parang dugo. Hindi mabubuhay ang tao kapag walang dugo. So ganun din po ang makina. Masisibak po yan kapag wala yang langis. Oh! I think it's dead. Kasi guys, ang trabaho ng langis, bukod sa naglulubricate ito, ay nire-regulate din ito yung temperature ng makina natin. Kaya kung tama ang gagamitin na langis, ay maganda ang performance. Pagkatapos, ahaba ang buhay ng makina. Napakarami pong pagpipilian na langis. Napakaraming brands na mabibili nyo sa auto supply or mao-order ng online. Bukod pa dyan, iba-iba din ang viscosity nito. May specific na viscosity para sa specific na makina. Alam nyo guys, mula nung naging vlogger ako, araw-araw hindi po nawawala sa comment yung magtatanong kung ano daw ba ang tamang langis para sa sasakyan nila. Kasi guys, bukod sa maraming hindi sumusunod sa recommended ng manual, ay may iba din na nagpa-change oil lang sa gasolinahan pagkatapos mali yung nailagay nung nag-change oil. Tapos meron din tayong mga katropa na gumagamit ng diesel engine oil para sa gas engine nila. Tapos meron din pong mga gumagamit ng motorcycle oil para sa car engine nila. Although meron po talagang diesel engine oil na multi-purpose, yung pwede nyong gamitin sa diesel engine, pwede nyo rin gamitin sa gas engine. Pero ang motorcycle oil guys, ay specific po yan, talagang pang motor po yan. Kaya hanggat maaari yung makina ng kotse, huwag po natin gamitan ng motorcycle oil. Tapos yung makina naman ng motor, huwag din natin gamitan ng car engine oil. Magkaiba po kasi talaga ng design ang dalawang langis na ito. Please explain. Ang trabaho po kasi ng motorcycle oil ay mag-lubricate at saka mag-regulate ng temperature ng both motorcycle engine at saka transmission na din. Hindi po katulad sa mga four wheels na magkabukod ang langis na ginagamit sa makina pagkatapos sa transmission, ATF pag automatic. Pagka naman manual, ang nilalagay dyan ay gear oil. Sa motorcycle guys, package na po yan. Isang langis lang para sa makina at saka sa transmission na din. Kaya ang pagkakadesign po ng motorcycle oil ay mas mataas ang frictional characteristics para malubricate din ang wet clutch. Yan din po ang rason kung bakit mas malapot ang motorcycle engine oil kaysa sa langis ng kotse. Balance lang po talaga yung frictional properties nito para dun sa engine at saka sa transmission. Ang car engine oil naman guys, syempre, pang lubricate din yan at saka pang regulate ng temperature. Pero mas mababa po ang friction modifiers nito. Kasi guys, gaya nga po nasabi ko sa inyo kanina, nakahiwalay po ang transmission dun sa makina. Magkaiba po sila ng langis na ginagamit. Kaya yung langis po ng makinang pangkotse
nakafocus lang siya doon sa makina talaga. Hindi po nito kinoconsider yung transmission. Dahil ang bahala na po doon sa transmission ay yung ATF or gear oil. Tapos guys, ang car engine oil ay meron ding detergent additives na merong mataas na ash content. Kailangan po ito ng car engine para manatiling malinis yung mga pyesa sa loob. Ngayon guys, itong mataas na ash content naman ay hindi maganda para sa motorcycle. Kasi guys, naiipon po ito sa makina ng motor nyo kung ito ang gagamitin nyo. Na pagtagal ay pwedeng maging cause ng damage. Tapos isa pa, ang car engine oil ay hindi ugma para sa transmission ng motorcycle. Kaya nagiging poor ang performance ng motor kapag car engine oil ang gagamitin. Tapos guys, para dun po sa may mga motor, ang Japanese Automotive Standards Organization or JASO ay naggawa ng dalawang standard ng langis. Makikita nyo po dyan na merong nakalagay na MA o kaya naman MB. Ang MA po kasi ay para dun sa mga motor na merong wet clutch. Tapos yung MB naman po ay para dun sa mga motor na automatic. Ang galing! Ang galing! Tapos guys, marami nagtatanong sa akin kung kailangan daw ba na every time na mag-change oil ay gagamit sila ng additives. Alam nyo kasi guys, yung additives, usong-uso po yan nung panahon ng mga lolo natin tsaka mga tatay natin. Kasi guys, yung mga makina noon, medyo mas malalaki yung clearance at tsaka yung mga butas na daanan ng langis kaysa sa mga makina natin ngayon. Kaya mga langis na ginagamit nila noon ay karaniwan 40. Tapos, lalagyan pa nila yan ng additives na pangpalapot, lalo pagka medyo blow-by na yung makina. Pero yung mga modern cars ngayon, yung mga tipong 15 years old lang, ay nakadesign na mas maliliit yung mga clearance pati yung mga butas na dadaanan ng langis. Kaya makikita nyo po sa manual na mas malabnaw ang nire-recommend. Kadalasan 5W30. Kuminsan nga 5W20 pa katulad ng sa Chevy Spark namin. Tapos guys, dahil yung langis na ginagamit ng modern cars ay mas malabnaw, mas maraming additives na po ito. Actually, 20 to 25% po ng mga langis na ginagamit ng modern cars ay additives. Kaya hindi na po kayo obligadong maghalo pa ng additives. Dagdag gastos na lang po yan. Ang mahalaga po ay sundin natin kung ano yung viscosity na para dun sa makina. Pagkatapos, regular ang pag-change oil. Kapag gumamit kayo ng mineral oil, on or before 5,000 kilometers. Pagka naman hiran yung gamitin yung kotse at hindi nyo mapaabot ng 5,000 sa loob ng isang taon, every year mag-change oil kayo. Ngayon kung full synthetic naman po gagamitin nyo, nasa inyo na po yan kung gaano nyo susulitin. Kasi sabi nga po ng iba, pwede yan hanggang 10,000 kilometers. Pero syempre mas maganda kung mas maaga mag-change oil kayo uli. So guys, ulitin ko lang ha, ito po ay ni-research ko lang, hindi po tayo nagpipilitan dito. So kung ano po ang mas logical sa inyo, yun lang po ang gawin nyo. So I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Huwag nyo po kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment kung meron po kayong mga gustong idagdag. So muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang, pag marami kang alam. Bye-bye!